So yun na nga guys, at tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag jailbreak ng mas pinasimple at no need na gamitan ng computer, dahil yung jailbreak ngayon ay mismong sa browser na mismo siya i-jailbreak. So syempre bago sa atin yung guys. Yan, so pinadali na ngayon ni PlayStation yung pag-jailbreak natin, yung mga hacker natin dyan. Mas pinasimple, mas pinadali. Syempre dapat guys, step by step yung tutorial natin, para hindi kayo magkamali. Kasi pag nagkamali kayo, mag-error yung mga apps. And then, possible na mag-crash pa yung, ano nyo, yung PS Vita nyo kapag ka hindi nyo tinutukan, pinanood masyado. Kasi one time, dati nag-jailbreak din ako noon. Yung mahirap pa yung jailbreak noon. Is nag-crash yung, ano ko, yung PS Vita ko, nag-blackout lahat. So, yan, mahirap ayusin yung ganong sira. Kaya, tutukan nyo guys, huwag nyo i-skip ng i-skip. And then syempre, bagong lahat, please hit the subscribe button. And then, pakihit na rin yung like kung naintindihan nyo at nakapag-jailbreak kayo dito sa aking tutorial. And then syempre, pa-comment na rin guys kung may mga hindi ko naintindihan. Yan, tanongin nyo lang ako. And then syempre, at syempre tayo na't magsimula na mag-jailbreak tayo ng hindi kailangan ng PC. Step 1, dapat i-check natin yung ating system ng PS Vita natin kung updated ba siya, kasi kung hindi siya updated eh hindi tayo makapag-proceed sa ating gagawing jailbreak. So punta tayo ng settings, start, tapos hanapin natin yung system. And then check natin kung ano yung update niya. Yan, 3.65 pa lang update niya, so kailangan pa natin siyang i-update. Yan, using siyempre sa system update. Yan. Ang bago natin version ngayon ay 3.74. Kasi guys, kaya kailangan natin siyang i-update kasi hindi siya ang nare-request nung jailbreak natin is kailangan naka-update siya. So ayan at pinabilis ko lang guys yung video dahil matagal talaga ang mag-aantay kapag nag-update ka. So ayan, konting antay lang po tayo. Ayan, done na siya. Next procedure naman tayo, step 2 naman tayo guys. Ayan, punta tayo ng browser. Ayan. Hindi tayo gagamit ng computer guys. Hindi tayo gagamit ng PC. Ayan, browser lang ang katapat niyan. So search mo, http. Ayan. /// Ayan. Deploy. .psp2.dev. So yan, andito tayo ngayon sa site ng jailbreak. Yan, i-unlock lang natin guys. So napaka basic lang guys, ang gagawin nyo lang is i-install nyo lang yung Hengaku. So kung dati mag-i-install ka pa ng software, marami ka pang i-chibre yung gagawin para makapag-jailbreak. Ito site lang, website lang, pinutin mo lang yung install ng Hengaku, pinutin mo lang install ng Vita Deploy. Yan, pagka na ano siya, nakagawa na siya ng VVK sa yung PS Vita, almost done na yan. And then exit. Teka lang ng 3 seconds para lumabas. Pagkatapos nun guys, next step natin, step 3. Punta tayo sa settings, start, and then Hengaku. Siyempre check natin yung enable unsafe homebrew. Yan. Para gumana yung ano natin, yung dinownload natin na ano na beta deploy. Ayan. Yan, so andito tayo sa beta deploy. Hanapin naman natin yung install different OS. Yan, quick 3.65 install. So ita-downgrade naman natin siya guys kasi para ma-permanent jailbreak siya. Kasi hindi siya yung permanent jailbreak niya is hindi gumagana sa ano sa update na 3.74. So kailangan natin siyang gawing 3.65 para maano siya, ma-permanent jailbreak natin siya. Yan, kasi guys, pagka hindi kayo naka-permanent jailbreak, ang mangyayari niyan is pag pinatay niyo yung ano,
yung ano nyo, PS Vita nyo, hindi na naman siya naka-jailbreak. Mawawala yung mga larong in-install nyo. So, kailangan natin siya i-permanent jailbreak. So, basic naman na mag-jailbreak ngayon, kaya hindi na kayo mahihirapan. So, less na kayo ma-stress kung maghanap kayo ng mga taga, mga technician, taga-gawa na magagawa ng PS Vita nyo, diba? Ayan, so update na naman tayo guys. So, pinabilis ko na lang guys yung loading kasi sobrang tagal kang mag-aantay, mga ilang minuto rin. Ayan. So, tapusin lang natin itong ano guys, system update. Ayan, so tapos ng loading. So, okay na guys. 3.65 na siya. So, next ano natin. Next step natin. Step 4. Punta tayo ng settings. Ayan. Babaguhin naman natin yung ano niya. Yung software niya. Using spoof version. Ayan. Buray mo lang yung number 3. Palitan mo na number 4. Ayan. Okay na yan. Then, back. Then, punta tayo ngayon sa system ulit. And then auto start settings. Tanggalin natin yung auto update niya kasi pagka naka-connect siya sa wifi guys, minsan nag-auto update siya. Lalo na pagka naka-connect ka sa PSN, nag-auto update siya. Balik tayo dito sa ano, Vita deploy. And then punta tayo sa app downloader. Hanapin natin yung ITLS installer. Ito na yung pang-permanent jailbreak natin. Yung kung sa iba dati, 'di ba, mga Henkaku, mga Enzo. 'Yun, siya na 'yun. Pero maganda dito, hindi na nagbabago yung logo niya doon sa ano pag nag-open siya. Hindi na nagbabago yung logo niya. PlayStation pa rin yung logo pag binuksan mo siya. Ayun. So, tapos na guys, exit mo lang. Wala ka nang iba pipindutin, i-exit mo lang pag ganun. Tapos, punta tayo ngayon sa ITLS Enzo. Ayan, install na natin siya guys. Ayan. Pag na-install na natin siya, okay na lahat. Ayan. Permanent jailbreak na tayo. Exit na natin yun. Punta tayo ngayon sa app downloader. So, pagkagandaan dito sa app downloader guys, andito na lahat ang pangangailangan mo. Vita Shell. Adrenaline, PKGJ, yan, diba? Costume teams, manager, so hindi ka na mag-ano guys, hindi ka na mahihirapan na ano na mag-install sa computer kasi nga, lahat ng kailangan mo nandiyan na, i-install mo na lang. I-install na natin yung ano, Vita Shell. So easy lang guys, diba? So mag-ano ka lang dyan, magda-download ka na lang ng Naro. So sa next video natin guys is ituturo ko na kung paano maglagay ng S2 Vita. Maraming salamat po sa inyo.